Sa pahayag ni Atty. Panelio, ipinuntun niya ang posibleng layunin ng ilang senador na ipatawag at ipahiya ang pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quibuloy. Ayon sa mga tagapagtanggol ni Pastor Quibuloy, wala itong ginagawang kasalanan na nagtutulak para sa ganitong aksyon. Gayunpaman, para kay Atty. Panelio, maaring layunin lamang ng mga senador na ito na ipatawag si Pastor Quibuloy sa Senado at kapag hindi ito nagpakita, ipapahiya ito. Sinabi rin ni Atty. Panelio na walang legal na batayan ang pagtawag kay Pastor Quibuloy sa Senado dahil hindi ito ang tamang institusyon para mag-imbisiga at magkaroon ng pagdinig. Dagdag pa nga niya na mas mainam na maghain na lamang ng kaso upang ang Korte Suprema ang magpasya at magpatunay sa mga akusasyon laban kay Pastor Quibuloy. Bukod dito, binanggit din ni Atty. Panelio ang paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa, ngunit sinasabi niyang walang factual basis ang mga aligasyon at hindi opisyal na kinilala ang pastor. Sa kanyang pahayag, ipinakita ni Atty. Panelio ang kanyang panig sa usapin at ang kanyang paniniwala na ang Senado ay hindi ang tamang ahensya para litisin ang mga aligasyon laban sa pastor. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukmo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. At mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Quibuloy. Dahil, binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo. Inaakusan siya ng krimen. Kung inaakusan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating yung si Pastor Apollo doon, at nagpaliwanag siya, yun na ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po'y kaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman po siya opisyal. Talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Tama po si Atty. Panelio, mga kaibigan. Talagang ganoon naman talaga ang plano nila, di ba? Ipapahiya naman talaga nila dyan ay mga resource person. Kunwari lang, ipapatawag nila, kunwari may hearing. Pero pagdating doon, pagdating mo doon sa Senado, ipapahiya ka lang naman talaga ng mga yan. Kaya po, karamihan po guys, katulad po ni Pastor, talagang hindi siya pupunta doon sa Senate hearing. Dahil alam niya ang mangyayari sa kanya, mga kaibigan. Kaya ang sabi po ni Atty. Panelio, niresbakan po itong si Kuting, at ang sinabi po ni Atty. Panelio, mga kaibigan, na that is not the forum, Mr. President. Kasi itong si Kuting, pinipilit niya guys . Pinipilit niya or nagbitiw siya ng statement na itong si Pastor ay harapin daw niya yung kanyang mga paratang doon sa Senado. Pero ang sabi po ni Atty. Panelio, hindi po yan ang proper na forum or proper venue para po malaman mo or malaman nyo kung meron ba talagang kasalanan yung akusado. Kasi guys, kung gusto talaga nila magkaalaman, dapat diretso na kayo sa korte. Kasi ang mga panahon ngayon guys, katulad yan, si Madam Risa, meron po yung agenda yan . Meron siyang mga plano no sa dating election. Pwede siyang alam natin na gusto niya maging vice president or president . Kaya ngayon guys, todo ang banat niya sa mga Duterte. Todo banat niya kay ito si Pastor nga ang target niya ngayon. Kasi alam niya mga kaibigan na malaki po ang makukuha niya dyan. Pag si Pastor po ay napakulong niya or napakontempt niya guys. Siyempre alam na alam nila yan. Alamang imposible. Diba? So yun po pag-uusapan natin ngayong hapon mga kaibigan at meron po tayong breaking news. Good news! Meron tayong good news. Ito po si Senator Bongo guys, nakatanggap po ng award. No? Parang first time ito niya makatanggap ng award . So nakaka-proud po guys. Alamin po natin mamaya kung ano yung award na yun. No? Parang most outstanding
na public servant po itong si Bongo. O, diba? Good job po, Senator Bongo. At itong si Pastor, mga kaibigan, meron pong pa-reward. Aalamin po natin kung ano yung pa-reward na yan. Ha? At mamaya guys, pag-usapan din natin yung nangyari po kay Vice President Sara Duterte. Kasi guys, diba nagbigay siya ng statement patungkol po sa EDSA. At bigla po siyang bumalintong, no? Bigla siyang bumaliktad. Bigla niyang binawi. Oh, mamaya po, aalamin natin yan kay Attorney Panelo dahil syempre guys, pinagtanggol siya ni Attorney Panelo. Okay, yan po mga pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, happy Thursday po sa ating lahat. Ang bilis talaga ng panahon. Bukas po, Friday na naman. Thank God is Friday. Pero, sa haba po, no, sa isang linggo na to guys, grabe po ang mga issue. Walang katapusan, di ba? Walang katapusan ang issue, mga kaibigan. Ang dami pong, ano, no, ang dami pong mga twist and turn, sabi nga nila. Katulad po niya mga binibitawang salita ni Pangulong Duterte, bigla na lang nagbabago, bigla na lang bumabaliktad, pero hindi nila alam ay ito po ay strategy. Sabi nga nila guys, sabi nga na isang expert, you just have to read between the lines. Di ba? Kasi po hindi nila kaya si Duterte. Hindi nila kilala. Di ba? Hindi nila kilala si Duterte. Kung kilala niyo si Digong, kung palagi niyo napapanood si Digong sa kanyang mga talumpati o kaya sa kanyang mga speech, ay makikilala niyo siya as ganun. Mahilig talaga siya mag-twist and turn. Okay, mga kaibigan. So, unahin na agad natin itong good news, guys, no? Itong dala ng ating Senator Bongo. Nakakatuwa po, guys, dahil finally, nakatanggap po ng award itong si Senator Bongo. Pero bago natin aalamin natin, guys, no? Siyempre, babati muna tayo sa ating mga suki dyan sa abroad, ang ating mga bagong bayani, ang mga OFW. Saludo po kami sa inyo, sa inyong walang tigil na pagtatrabaho para sa pamilya, para sa inyong mga sa buhay, no? At of course, ang mga OFW guys, malaki po ang tulong nila sa Pilipinas. Kaya hindi po pwedeng ibaliwala ang ating mga OFW. Dahil kung walang OFW, nako, malaki po ang naiambag nila sa ating ekonomiya. Lalong-lalo na yung pandemic, di ba? Grabe. Pero, syempre, saludo po kami sa inyo dyan at sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Syempre, babatiin din natin ng mga suki dito ngayon, ang ating mga avid listeners, viewers. Of course, ang ating mga subscribers, maraming salamat. At ang ating mga members, ayan, parami na ng parami yung mga members natin. Maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa aming channel. Eto na! Diretso na kagad tayo guys. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Promise po yan ha. Kaya kailangan guys, sa bandang dulo, kailangan nyo magtanong at kailangan nyo mag-comment para mabasa natin. Okay? Para din tuloy-tuloy yung discussions natin guys. Importante yun eh. Kakaroon tayo ng ano, no? Kakaroon tayo ng interaction dito. Para malaman ko rin yung mga reaction nyo sa ating mga issue na tinatalakay, di ba, sa bawat issue po na tinatalakay natin mga kaibigan. Okay? Ayos ba tayo dyan? Ayan po si Beauty Galvan. Hello, cat lover. Si Judy Paelmao Bella Rosa. Shishimpay. Andito si Shishimpay. Oh. Lucena Callejo. Teresita Lim. Si, sino pa? Corazon Austero. Si Marie. Si Teresita Lim. Si Marley Enero. Linida Potosa. Gerson Casa. Elena Valdez, Leo Bonag, Zinaida Fuerte, ayan, ang dami oh. Sylvia Katakutan, ayan, si Jocelyn Peria, si Nene Esteban, Nancy Jurado, Fel Masikini, Lea De Alma Jornales, Chrissy Brooks, hello Chrissy Brooks, Lailani Garcia, Glory Hoffman, Wang Yoni, BM, ayan, at si, sino pa? Dami na pala ng kantay sa atin. Norma Jalaba, Jenny Jarumay, Sandy Escolano, Elena Calapis. Good afternoon everyone. God bless us all. Ayan si Arceli Bautista.
si Wilma Smith, Alfonso Jurado Jr., Lynn Cordinera. Ayan. At marami pang iba, si Naomi Paloma pala ang ating first honor. Hello, Sheer! Ayan, si Celso Facundo. Eto na nga mga kaibigan, eto na nga. No? Umpisahan na kagad natin guys sa ating napakagandang balita. Ayan po. Tingnan nyo sa screen nyo guys. Palakpakan po natin si Senator Bongo sa kanyang good job, sa kanyang binigay na good news sa ating lahat. Sabi ko sa inyo mga kaibigan eh, most outstanding public servant. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh, Bongo pa. 'Di ba? Yan po Tatak Duterte yan guys ha. Tatak Duterte yan mga kaibigan. Hindi po natin pwedeng i-deny yan. 'Di ba? Yan po ang mga product ng ating mahal na Pangulong Digong, si Tatay Digong mga kaibigan. Ayan po. Go receives outstanding public servant award. Galing talaga. Bravo, palakpakan natin guys. Palakpakan naman natin si Senator Bongo sa kanyang napakagandang balita. Okay, basahin natin. Senator Bongo has been recognized by the RP Mission and Development Foundation Incorporated or the RPMD as one of the outstanding public servant awardees for 2023. Ayan. The recognition is a statement to God's significant impact and contributions to public service in the Philippines, known as Mr. Malasakit, for his compassionate service to communities. Indeed, Go expressed his gratitude and reaffirmed his dedication to serving the Filipino people. I am thankful to RP Mission and Development Foundation Incorporated for recognizing my efforts. Yan po ang sabi ni Senator Bongo, mga kaibigan. Go said he will continue to serve even without awards or recognitions, highlighting the importance of collaborative effort in achieving inclusive development towards national progress. Galing talaga ni Senator Bongo. Palakpakan natin guys. O yan, yan ang sinasabi natin. Nagtatrabaho, di ba? Nagtatrabaho po si Senator Bongo. Meron po siyang achievement mga kaibigan. Hindi katulad ng iba dyan. Ha? Hearing lang ng hearing. Hearing lang ng hearing, wala namang nangyayari. Di ba? Wala kayong ginawa, hearing kayo ng hearing. Tapos ang yayabang nyo pa, wala namang pala kayong nagawa. Tingnan nyo si Senator Bongo, dapat yan ang gayahin nyo. Tingnan nyo si Senator Bongo, tingnan nyo si Vice President Sara Duterte. Sila po ay nagtatrabaho as public servant. Hindi po sila pabaya. May concern po sila sa taong bayan. Dapat yan ang gayahin nyo. Hindi puro hearing. Hearing kayo ng hearing, wala naman pala kayo na ambag eh. Ha? Nagpapasinaw lang ba ng lubot? Puro lang kayo. Wala kayong ginawa kundi patawag ng hearing. Tapos, at the end of the day, wala din, nakakalabas din yung mga ano, katulad ni Robles. Ano na nangyari sa hearing ni Robles? Balita natin, may resulta na daw sa hearing. Pero bakit po biglang nawala yung hearing ng PCSO? Oh, di ba? Hearing lang kayo ng hearing. Pero wala kayong ginawa. Buti na lang ito si Senator Bongo, Mr. Malasakit. Dahil po sa malasakit, mga kaibigan, marami pong natulungan si Senator Bongo. Marami po mga kababayan na nakinabang po sa Malasakit Center. Mga kaibigan, mga kabag-anak, karamihan po, no? Karamihan siyempre, yung mga kababayan natin na hindi po maka-afford, lalo na pag mga medical assistance. Kasi importante guys, yung health ng isang tao. Oh, ito, naka-award po siya guys, oh. Nabigyan po siya ng award. Outstanding public servant po. Oh, palakpakan nyo naman guys. Napakagaling talaga ni Senator Bongo. Ang sabi dito, this is not just for me. Ang sabi ni Senator Bongo, no, ito ang sabi niya. This award is not just for me, but for all of us who believe in the power of service to humanity. Ibig sabihin, ito ng award na to, hindi lang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Together, we can overcome challenges and build stronger, more resilient Philippines. Let us continue to work hand in hand for the welfare and progress of our beloved country. Paul Martinez, Executive Director of the RPMD, said the accolade reflects Go's commitment
to enhancing the welfare and living standards of the Filipino people throughout his career. O, di ba? Ang galing talaga ni Bongo. Ibang klase, guys. Talagang hangang-hanga sila sa achievement po ni Senator Bongo, mga kaibigan. O, ito pa, Martinez specifically lauded Goh's instrumental role in enacting the Malasakit Center Act, which has been crucial in improving healthcare accessibility, especially for poor and indigent patients nationwide. Ibig sabihin, guys, malaki po ang naitulong ng Malasakit Center sa lahat po ng mga naghihirap natin ng mga kababayan. Di ba? Yan ang kailangan natin. Action. Yan ang kailangan natin sa bayan. Agarang action. Hindi natin kailangan ng papogi. Hindi natin kailangan magaling mag-English. Kung ano-ano pa mga sinasabi. Ang kailangan natin action para sa taong bayan. Di ba? Wala naman kayong ginawa kundi mag-hiring-hiring lang, uupo-upo lang kayo dyan. Mahilig kayo mag-ano ng mga marites. Pero hindi nyo inaasikaso ang taong bayan. Tingnan nyo si Senator Bongo. O, kaya siya nabigyan ng award. Deserve po siya makatanggap ng award dahil sa kanyang Malasakit Center. Tandaan nyo, guys, marami pong natulungan ang Malasakit Center. Kahit kayo siguro, no? Kayong mga nanonood sa akin, alam nyo siguro yan. Dahil mayroon po kayong mga kamag-anak siguro, mga kaibigan, mga kapitbahay, na makapagsabi na natulungan sila ng Malasakit Center. Hindi po yan marites. Yan po ay totoo. Pumunta kayo sa mga public hospitals. Puntahan nyo ang Malasakit Center. Sobrang dami pong pila, mga kaibigan. Dahil umaasa sila sa tulong ng Malasakit Center. At least, itong si Senator Bongo, meron siyang action. Ayan. RPMD also highlighted Goh's effort in advancing legislation that supports various sectors, including the modernization of the Bureau of Fire Protection, an enhancement of government employees, wages, and establishment of National Academy of Sports. Ang dami na pala niyang nagawa, no? Pati yung fire protection, mga Bureau of Fire Protection, guys. Enhancement, oh. Siya din yun, si Bongo din. Pati yung National Academy of Sports. Si Bongo din yun, mga kaibigan. Galing! Palakpakan po natin si Senator Bongo, mga kaibigan. Grabe, ang galing. Ayan, good job, Senator Bongo. Sana po maging Vice President kayo. Senator Bongo, tumakbo kayong Vice President, ha? Boboto kita. Ayan, palakpakan po natin, guys. Phil Masikini, maraming salamat sa inyong 480 yen. Ayan, may pangkapi na tayo, guys, oh. Yay, may pangkapi na tayo. Oh, Yamada Cherry! Andito pa si Yamada Cherry? Parang may nakita akong Yamada. Ayun, andun din dito nga. Good afternoon. Konnichiwa, dyan, Yamada Cherry. Oh, guys, kayo, meron ba kayong nabalitaan na natulungan ng Malasakit Center? Oh, paki-comment nga, guys. Paki-comment naman dyan kung meron ba kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, or mga kapitbahay na natulungan po ng Malasakit Center. Kasi kung ako tatanungin nyo, guys, marami na po akong kilala na nakinabang po sa Malasakit Center. Maraming salamat po, Senator Bongo, sa iyong napakagandang programa, ang Malasakit Center. Hindi po namin kayo makakalimutan. Ayan. Galing. Oh, si Yamada Cherry, yes po. Oh, di ba? Ang galing talaga. Oh, yung iba dyan, ha? Nakakahiya naman kayo. Ha, tambaluslos. Tambaluslos, mahiya ka naman. Oh, ikaw, Madam Risa, mahiya ka rin, ha? Mahiya ka naman kay Senator Bongo. Or wala ka talagang hiya. Ayan po, guys, no? Oh, dapat gawin ni Bongo ang nais na panglakson patungkol sa budget transparency. Bayanihan like, guys, ayan. Ohio Foodie, ayan, Ohio SG Roman. Ohio Gojaymasta. Oh, di ba? Marami pong natulungan. Ayun, oh, ang dami, oh. So, mga kaibigan, magpapasalamat po tayo once again sa ating napakagaling na senator, no? Dahil naisip niya, guys, siya kasi ang brainchild niyan.
yung Malasakit Center na yan. Siya po ang nag-isip niyan, sa kanya po galing yung programa na yan. Siyempre, with the guidance of our former President Rodrigo Roa Duterte, ayan po, na itayo po ang Malasakit Center. Oh, sabi ni Marie Inero, oh, yes sir, napakalaking tulong po ang Malasakit Center. Oh, good example sa isang senador at may nagawa. Dito sa amin sir po din marami, ayan si Naomi Paloma. Oh. Ayan pati si Amira. Oh. Siyempre, marami po talaga yan guys. Kumakalat na po ang Malasakit Center. Sa buong Pilipinas na po yan guys, hindi lang yan sa Luzon. Sa buong Pilipinas yan ha, buong Pilipinas. Kaya pasalamatan po natin si Senator Bongo. Okay? Palakpakan once again. Oh, ito pa. Meron pa tayong good news. Pudinet, anong good news yan? Ito. Ito po guys, mga kaibigan. Si ano po, si Pastor po guys, mamimigay po ng reward. Hoy, si Pastor Kibuloy, mamimigay ng reward. Yes! Gusto niyo malaman guys kung ano yung ibibigay na reward ni Apollo, Pastor Apollo Kibuloy? Ha, ito po, panoorin natin mga kaibigan. Panoorin natin ang kanyang ipamimigay na reward. Pastor, pasok. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, tanghali, at magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, minamahal nating bansa, at sa lahat po ng mga kapwa Pilipino na OFWs nasa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy, at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha, at maraming beses ako ito sasabing nagtago ako o malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ayan ako. Na, isang puzzle. Na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Ayun, magbibigay ng 1,000 pesos si Pastor Kibuloy. Magbibigay siya ng 1,000 pesos pag nasolve daw nyo mga kaibigan ang kanyang puzzle. O ayan ha, pag nasolve nyo, i-message nyo lang sila para makatanggap kayo ng 1,000 pesos. Ito po ang kanyang puzzle guys. Pakinggan natin mabuti. Na reward. Ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kano man o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga. Ayun, mga kaibigan, anyang-anyang puzzle, no? I-replay nyo na lang, guys, ha, para mabasa nyo uli. Lalabs Bumps, maraming salamat sa iyong 320 yen. Ayan, may nagpakapi na naman, guys, si Lalabs Bumps. Lalabs Bumps, Ohio! Ushashiburine! Kumusta ka na dyan? Russian, andyan ka pala, Russian? Oh, mahirap naman, sabi ni Russian, mahirap naman. Isipin niyo mabuti para makakuha ka ng 1,000. Hold ninyo yon, malaman ninyo kung nasaan ako. Pagka na-solve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot at may reward kayong 1,000 pesos. Okay? Ang sunod po ay yung aking palaging tinatanong sa akin at
palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabing sa imang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ako bilib dyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw merong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yun na makakatulong sa iyong kapwa-tao. Maaring hindi kasing laki nang ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nando doon. Ayun. Oy, Amada Cherry, domo agaliga to sa inyong 1,600 yen. Ayan, ang dami natin pakapi guys ha. Maraming maraming salamat kay Amada Cherry. God bless you more. More blessings sa mga nagpakape. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila'y nabibiyayaan, naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pagbo-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. O, ngayon, kung ikaw naman, meron kang field, alimbawa, doktor ka, at ikaw ay maunawin nga doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi, pagkatapos tinutulungan mo ang mga may sakit, kung minsan walang bayad, at napakarami mo lang natulungan. Nakapagpagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera, tapos libre ang mga dokhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa'yo, pero pro bono na. O, appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others legal problem to be solved. Ayun. Iba-iba po yan lahat, ganun. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa akong ebanghelista, isang propeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi, at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. Oh, nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Ayun po, ang pagiging appointed. Kayo lahat appointed. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time na natulungan niyang mabuti ang ating bansa na umahon at pagkatapos magkaroon ng build. Ayun, ganun po yun. Ganun din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Na ngayon, nandidiyan siya. Ayun, para gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti, gawin mo ang nararapat, at nakakatulong ka sa iyong kapwa-tao. Nandun po yun sa scope ng
love your neighbor as yourself. When you love your neighbor